Bored ka na ba sa bahay? Dahil hindi ka makalabas at namimiss mo na kumain ng ramen mula sa paborito mong ramen noodle house o restaurant? Dito gagawa tayo ng instant noodle miso ramen gamit ang mga ingredients na to. Screenshot nyo na lang. Sa episode na to, makagawa tayo ng twist dun sa typical na instant noodles na kinakain natin. Kasi simulan na natin magluto. Unahin natin yung sa egg. Pakululan tayo ng tubig sa isang pot. Pag kumukulo na yung ating tubig, ilagay na natin yung egg. Ito para ma-reach natin yung consistency ng hard-boiled egg. Lulutuin natin siya in exactly 10 minutes lang. Next, magpakulo ulit tayo ng tubig sa ating pot. Gawin naman natin yung soup ng ating ramen. Maglagay lang tayo ng pork cubes doon sa ating kumukulo na tubig. Lagay tayo ng 2 pork cubes. Pag natunaw na yung ating pork cubes, maglagay naman tayo ng ating sibuyas dun sa ating kumukulo na broth ng pork at luya. Lagay na rin natin yung luya. Boil lang natin to for the next 5 minutes. After 5 minutes, maglagay naman tayo ng evaporated milk doon sa ating broth. Ang gagamitin natin dito ng evaporated milk, yung maliit na can lang. Sa supermarket kasi dito sa Pinas, may 2 can lang yung maliit tsaka yung malaki na evaporated milk. Yung gagamitin natin dito yung maliit na can lang. Tapos boil natin siya for 3 minutes with continuous mixing. After 3 minutes, lagay na natin yung freshly grounded black pepper. At pakuluin pa natin siya for 3 minutes more. Ito yung magsisilbing broth ng ating instant noodle miso ramen. Tapos after natin mapakuluan, istrain natin yung mga gulay na ilagay natin like yung sibuyas at yung luya. Tatanggalin natin siya. Para mamaya pag nilagay natin doon sa noodles, walang makakasama na luya at saka sibuyas. So istrain lang natin gamit ang isang strainer. Yan, tanggalin natin lahat ng sibuyas at luya na nilagay natin kanina. Next naman, lutuin natin yung noodles. After 3 minutes na pagluluto, tanggalin na natin siya. Kaya nga ang tawag sa kanya is instant noodles kasi madali lang siyang lutuin. Ngayon, in a bowl, i-prepare na natin yung ating ramen. Simulan natin sa paglalagay ng ating noodles sa ating bowl. Sigurado karamihan sa atin nag-stack ng marami nito bago mag
enhanced community quarantine sa ating bansa. Tapos ilagay na natin yung broth o yung sabaw niya. Ito yung sa mga nakakamiss sa mga ramen. Napakarami kasing ramen na restaurant sa Pilipinas. Lalo sa mga mall. Ngayon, add naman natin yung carrots. Lagay natin on one side yung carrots. Tapos yung egg na niluto natin kanina, ito na yon. Tanggalin lang natin yung shell niya at cut natin into half. Tapos leeks. Lagay natin yung leeks on one side. At ang seaweed. Maglalagay tayo ng seaweed dun sa some part ng ating miso ramen instant noodles para maging parang authentic na miso ramen talaga itong ginagawa natin. Then, ang ating meat ay yung ham. Lalagyan natin ham. Para po sa episode na ito, huwag po natin kalimutang mag-subscribe sa aking channel. At huwag din ko kalimutang i-click yung notification bell para updated tayo sa latest uploads. Ito na yung ating ginawang instant noodles miso ramen. I hope nag-enjoy po kayo sa bagong twist nitong ramen na to. Lalo na ngayon, nasarado yung mga malls na may mga miso ramen restaurant. Hanggang sa muli, happy cooking!